Ay, magandang hapon o mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Maaga tayo ngayon. Salamat po sa dumadagdag na subscriber, no? Nagkaroon lang ako ng interest dito eh. Pakinggan natin, ha? Ano po to? Ngayon lang po to, December 26, oh. Yung laban ng kalaban ng bayan. Online edition na po to, online edition, no? At meron po itong 75,000 views 6 hours ago, no? At meron din hong comments na 1,000, no? Abe, kala ko ba eh nahinto na to. O, ituloy natin. Pakinggan ho natin itong mga nabigyan ho ng kalayaan ng Kongreso dahil sa humanitarian. Mga kampon. Mga ano ho ito eh. Mga SMMI disciple. Tao ng SMMI. Pakinggan ho natin. Pamamahal nating bayang Pilipinas. At kasama ko ngayong umaga ang ating original team. Walang iba. Kundi si Dr. Loren Badoy. Present. Jeffrey Ka-Ericelis. At si Cristina Mortella. Present. Ito ating team. Okay, pagbati muna mga debates. Yes, good morning Franco, Dr. Loren, Ka-Eri, of course, our beloved pastor, Pastor Apollo Sikubla, sa buong sambayan ng Pilipino, nakasama natin. Of course, our beloved pastor, Kibolaw. Another episode naman tayo ng Laban Kasama ang Bayan, pero this time online lang muna tayo at napakarami nating pag-uusapan. Pero bati muna kayo mga kasama at excited tayo sa episode natin ngayon. Yes, good morning Ina, Franco, Eric, it's good. Napakaganda ho ng episode nila eh. Pero hindi ko na ho tinapos, hanggang dito lang ho tayo. Ha? To be back. Morning ma'am, thank you. Yes, good. And again, a Merry Christmas to everybody. Happy holidays. Yes, Merry Christmas. Meron kami talagang pangako sa inyo, di ba, na hindi namin puputulin. Talagang hahanap kami ng paraan para ang katotohanan ay maibigay namin sa inyo para nang matapos na natin ang salot na CPP-NPA-NDF at para lumipad na ang ating pinakamamahal na Pilipinas ng na isang duyan na magigiting. Kayo yon. Na-i-prove na ninyo sa atin lahat sa isa't isa na tayo ay lumalaban para sa Pilipinas. So maraming salamat. Hello, Reyna! Ayun! Maraming salamat, Ma'am Lorraine, Miss Ina, and Brother Franco. I miss so... Kilala nyo naman ho siguro, hindi ko na ipapakita. Ha? Tuloy. Much. Tuloy, yes. Mayroon. Laban kasama ang bayan team at ang aking SMNI family. At ang sambayan ng Pilipino, ako po'y nagagalak at natutuwa at mainit po ninyo kaming tinatanggap sa ating online version, online broadcast ng Laban Kasama ang Bayan na inyo pong masusundan ngayon at mapapanood simula December 26 hanggang po sa mawala ang illegal at abusadong suspensyon na ipinataw po ng mga abusado, nakakahiyang order ng MTRCB at nakakagalit na pang-aabuso ng National Telecommunications Commission hanggang January 3, 23 or 24 ang sa NTC, hanggang January 4 ang sa MTRCB. Pero nonetheless, nandyan po. Thank you so much, sambayan ng Pilipino. At kayo po'y makikita ninyo kami sa online sa SMNI, www.sm... Last na yan, pinakita ko lang sa kung anong ginagawa nito, no, mga boss. No? Kaya ito, pag ito ay hindi na revoke ang prangkisa nito, sa mamay na to, ewan ko na lang. MNINews.com sa website namin, natin po. At pangalawa sa Rumble, nandyan din po tayo at nandyan tayo sa DZAR Facebook page. At ganoon din po sa Laban Kasama ang Bayan Facebook page. At ngayon po ay tumutulong at sana po ay dumami pa ang mag- tangkilik ng ating online version, Ma'am Lorraine, Miss Ina, and Brother Franco. Nandyan po ang Ka-Eric Sambayanan Facebook page na ngayon po ay nagsisimula ng mag-carry o magtangkilik ng programa natin online. Ma'am, hihingi ba ako ng 2 minuto sa inyo ni Miss Ina, ni Brother Franco, at Ma'am Lorraine para magbigay ng pasasalamat. Yes. Doon sa tumulong at nagbigay ng tanglaw at diwa at inspirasyon sa ating illegal na pagkakadetine sa abusadong desisyon ng komitiba ng Kongreso na pinamumunuan ni Speaker Martin Romualdez noong Disyembre. Sa aking team,
Laban Kasamang Bayan sa SMNI Family kay Pastor bilang aming kinikilalang leader ng programang ito, kay former President Rodrigo Duterte, kay Vice President Sara Duterte, and of course, ang pinakamahalaga, ang sambayanang Pilipino. Tumatayo ho balahibo ko sa mga pagsasabi nito, totoo. Iba't ibang sektor po ang nanindigan, mga manggagawa, kabataan, mga nanay, mga parents, mga magulang na biniktima ang kanilang mga anak ng CPP, NPA, NDF, Overseas Filipino Workers Communities. Ganon din po ang Filipino communities in abroad, all over the world. Duwagsa po ang kanilang simpatya at panawagan ng pagtuligsa sa hindi makatarungan at illegal na ginawang pagkakaditini, pangbubusal at paglapastangan sa karapatan, lalo na... Pinawalan ninyo eh. Oh, kasalanan ninyo, Kongreso. Ito ngayon, ang balik sa inyo, no? Pero yun nga, nasa sa inyo raw ang desisyon kung marirevoke ang prangkisa nito. Ngunit dadapuat subalit pagdating daw sa Senado ay hindi papayag si Kimo, si Bato, si Bongo at marami pang magkakaalaman ho rito kung sino ang para sa taong bayan talaga eh. Diba? Yung mga sasangga ho rito sa pag-revocation nitong prangkisa nitong SMN na ito, automatic. Ano? Kalaban ng bayan, hindi laban sa bayan, kalaban ng bayan. Tuloy. Lalo na po ang mga nakasaad sa konstitusyon. And of course, maliban sa mga grupo at individual na ito na pinapasasalamatan po namin, ako personally, nagpapasalamat din po at lubos ang aking pagtanggap ng kabutihang loob at matatag na paninindigan ng mga Philippine Military Academy graduates and alumni, many of them generals and respected leaders and commanders, mga commanding generals and flag officers in command, commanding generals ng Philippine Army, Philippine Air Force, flag officer in command ng Navy, at ng Philippine Army na... Yung sinasabi nito si Celes, yun ho yung mga nasa likod daw nila, ha? Marami, ha? Kaya nakakatakot kung totoo sinasabi nito. Ha? Tuloy mo, Celes. Commanding generals, mga colonel at iba pang officers, at ma'am, para hindi rin maipapag-iwanan, ma'am Lorraine, Miss Ina, at Brother Franco, pinapasalamatan din po namin, bagamat hindi nila naihabol ang kanilang manifesto in writing, ang mga alumni graduates ng ROTC officers, Officers Candidate School, mga non-PMA graduates ng mga officers, at mga graduates ng Philippine National Police Academy. Miss Ina, Brother Franco, Ma'am Lorraine, thank you so much for giving light and inspiration to another episode of supposedly pananumbalik ng nakakarimarim na dilim ng pang-aabuso sa kapangyarihan na... Tantindi, no? Kinawa Japan, ang galing nito. Kung talagang mahina naturalesa mo rito, matuto, maano kayo, no? Ewan ko, nakakarimarim na dilim. No? Diyos ko, ano na to, Lord? Nangyari at nakita natin doon sa Kongreso 2 weeks ago, mga kababayan, at hindi kayo nagpabaya. Sambayan ng Pilipino kayo talaga, ang tagapaglikha ng kasaysayan. Kaya mga kababayan, ito po ang reminder natin kay Speaker Martin Romualdez at sa kanyang mga kasabwat na mga hambog at abusadong politiko. Pangangalanan na namin kung sino sila na nag-abuso at nakita ng... Eto, i-share ninyo itong vlog na to. Baka hindi pa ho nakakarating sa Kongreso. Baka makarating itong vlog na ito, no? Oo. Pag ito hindi na-revoke, ewan ko na lang. Mamamayan, J.J. Suarez ng Quezon Province, si Migs Nograles ng party list sa Davao. What party list is that? PBA, pero hindi man yata siya basketbolista. Ang alam natin, dinidribble niya ang kanyang kapangyarihan para abusuhin. J.J. Suarez, Migs Nograles, ang nagsayaw ng parang salumi dance na si Stella Kimbo ng Marikina. At marami pa, si Paduano na dating sinipa ng NPA at naging bodyguard ng mga politiko gamit... Sinabon yung Kongreso, ah. Talaga matibay ito si Celes. Pero siguradong kaya ganito ito. Alam niya may sinasandalan siya, di ba? O, tuloy mo, Celes. Ang pangalan na RPA ABB at takot-saba ng malalaking mga negosyante sa Negros. Benny Abante! Hindi ka po namin red tag. Kayo po ay pinaalalahanan ni Ma'am Lorraine at ng Laban Kasama ang Bayan. Bakit po kayo
nagagalit dahil kayo po ay public official na tinatanong si Pimentel. Nako! At sino pa ang mga nandun? Dante Fernandez. Si Dan Hernandez at pati si Congressman Ako. Lahat po kayo minamarkahan ng mamamayan how you brazenly violated the fundamental rights enshrined in the Constitution and the Universal Declaration of Human Rights. Mabuti na lang po at ang aking kasama, Miss Ina, Brother Franco, na si Ma'am Lorraine, ay matatag at matapang din at hindi nagpatinag sapagkat taong bayan po ang naging kasama natin dito. It was proven. At maraming salamat din po kay Attorney Harry Roque, Attorney Mark Tolentino, Attorney Rolex Suplico, Attorney Sal Panelo, ang mga Attorney Topacio, ang matatapang na mga abogadong hindi nagpapatinag sa mga pananakot at mga pressure at pangalipusta ng kapangyarihan at hindi nasisilaw sa kayamanan at pera na ninindigan upang ipagtanggol ang karapatan sa malayang pamamahayag at malayang pagsasalita. Back to you, Ma'am Lorraine, Miss Ina, and Brother Frank. Tama na. Magkakalat pa, marami ho yun eh. Puro ganun ho, tirada niyan. May isang oras po yan eh. Oo. Isang oras at 36 na minutong. Puro ganyan ho yan. Oo, na ano raw sila? Ano to? Ha? Laban kasama ng bayan. Oh. Yan ang mga boss. Pag hindi ho talaga na ipasara ng Kongreso to, eh wala na ho. Patuloy lang ho ito. Pag ang SMMI na sinasabi, eh hindi na i-revoke ang prangkisa. Oh. Kaya ito, naasahan ito. Kaya raw sila nag-go online dahil sa loob daw sila isang buwan, pagbalik nila daw, eh magiging ano na naman sila. Yung sinasabi itong mga to, no? Panginoon, wala na. No? Yan o yan. Pinakawala nila eh. Eh di, kinagat sila. Ba? Kaya yun po yan. Sa halip na maging malumanay sila at baka sila matanggalan ng prangkisa, ay lalo nila sinugod itong mga SMMI at sinabi na abusado. Ang daming sinabi sa Kongreso. Oo. At sinabi naman nila, subukan ninyo ipasara. Andiyan yung mga general namin, ha? Mga high ranking, mga generals ang nakasuporta sa amin, ha? Ewan ko. His Excellency, kung anong gagawin mo. Pero yun, ICC is the name. And FBI is the name. And the name din, ha? Wala eh. Wala ka naman talaga. Yun lang talaga sa data mo. Tsaka, yun nga. Bilang Commander-in-Chief of all Armed Forces of the Philippines, dapat gumalaw ka habang maaga, His Excellency, sa totoo lang. Kung hindi, baka sabi nga ni Kapersi, baka mawala ka sa pwesto. Kalahat ni Baya, shout out. Arnul po si Diego, shout out. Maligayang Pasko po, mga Karaoke Warriors, sabi niya. User, shout out user. Merry Christmas, Erox. Bakit ganyan mindset ng mga ilan retired military sa atin? Iba naging orientation panon na kaya magiging kinabukasan ng bansa nawawala na. Sila tunay na diwa ng kawal ng bansa. Nakakalungkot at nakakapanggigil, Sir Rox, nangyayari sa military man natin, sabi niya. Hindi na nga yata PMA yung mga yan eh. Ha? Philippine Military Academy. Mukhang DMAR na yata eh. Ha? Mukhang ano, Digong Military Academy. Ha? Roelio Damaso, shout out. Welcome to the club. Tatawa siya. Sir Rox, siya ano naman kaya nagawa niya? Tanong lang. Malay ko sa kanya. Wala din akong alam. Wala akong talam ng Roelio sa nagawa niya. Wala. Maliban na yun sa nagngangatnak na mag-jetski siya, nawala namang natuloy. Maliban na talaga doon sa it's gonna be bloody. Ah, totoo. Kaya nga may kaso eh. Good evening, Karaoke, sabi ni Kalatni. Good evening. Be well, Mama Bear. Oy, Kalatni, salamat ulit ha. Sa pamasko mo sa akin ha. At sa mga nag-ibigay ho ng mga iba.
Salamat, salamat po talaga. Hello, Miss Akira Milus, sabi ni Kalatni. Pleasant one day, be well, sabi niya. Shout out, Akira Milus. Stick War Legacy, shout out ha. Comedy talaga si Digong. Boss, wag ka nang magsalita. Boses mo pa lang. Nakakabuisit na, ginagawa mo kaming tanga tulad ng mga DDS mo. Nakakahiya ka, sir. Nakakahiya. Nakakahiya ka na, sir. Totoo yun. Eh, wala tayong magawa. Hindi siya marunong mahiya. User, shout out, user. Si JB, tutaya ni Tae. Huwag magpapaniwala dyan. Wala ng kredibilidad yung mga Estrada. Tandaan ninyo, pumalik pa si Erap sa kamay ni Sara. Confidential. Di ba't pinakawalan ni Dutae si Jinggoy at Rebilla? Kaya himod quit si Dutae yung si JB Airs ito. Oo. Kaya nga. Di ba? Randy Ramoneda. Welcome to the club, Randy Ramoneda. Ha? Those who spend their times in fault of others usually no time to correct their own. I never insult people. I only tell what they are. Oo, galing grande ah. Danilo Santos, shout out. Alam mo, Boss Rox, pag pinagsasalita mo yung si Digong nyo, naduduwal? Danilo Santos ulit. Ayaw na ayaw kung maririnig ang boses niya. Kino ba? Pares tayo eh. Inontent ko lang eh. Di ba? User ulit to. Hayop na demonyo yan. Huh? Hayop na demonyo yan. Mga naka-chinelas lang ang pinapatay ng mga pulis niya. Yun nga eh. Nestor Porcincula. Shout out. Merry Christmas. Ano ba ang GCash number mo, sir? Oh, sinagot ko na. 09162752386. Oh. Ulit. 09162752386. Oh. Doon sa mga gusto pang magpapasko sa akin, aabot pa po sa New Year. Ha? Stick War Legacy, shout out. Ha? Ang hirap sa mga kababayan natin, sadyang panatiko, gusto kasi nila yung siga ang dating dahil marami sa mga kababayan natin ay insecure dahil sa kultura nating pataasan ng ihi. Kapag ordinaryo ka lang, loser ka. Mga kabayan, maging mature na kayo at gumising na sa katotohanan na ginago lang kayo ni Digong. Bumali ko nga ba sa mga yan? Oo. Yun nga pinakita ko sa inyo ngayon. 70,000 mahigit na yun. At pag binasa mo ang comments nyo, Susmariose, hindi ko na binasa eh. Wala akong naano. Puro mga lutang. Totoo. Yung mga nagko-comment, lutang. Hindi nila alam ang nangyayari sa bansa. Kung paano ginawa ni Digong. O kung ano si Dibulog. Wala. Basta ano. Ano ba tawag dun? Zombie? Stick War Legacy ulit oh. Paano kaya pinalaki ng mga magulang niya yan si Digong? Bakit ganyan yan? Hindi kaya lumaki sa sinturon yan? Sobrang insecure na tao. Kaya ganyan ang ugali niyan. Malay ko, Stick War, kung paano pinalaki yan. Baka spoiled. Akira Milus, shout out my friend. Sabi niya, magandang gabi po dyan sa inyo. Mr. Tulang, watching you. Your vlog reaction right now po, sabi niya. Federico Mandak, shout out, sabi niya. Kahit sino sa mag-amang yan, ayaw kong marinig ang mga pinagsasabi. Walang sense mga sinasabi. Wala lang tayong magawa. Mas lamang yung mga taong mababaw ang pangunawa. Kayang-kayang bulahin ng mga salitang kanto. Akala nila yung pakitang tao na matapang, akala nila may malasakit sa kanila. Kabaligtaran naman ang ginagawa. Lalo na yung tungkol sa kampanya ng droga. Wala namang malaking drug lord na nahuli o napatay. Mas marami pa nga yung nakalusot sa costume pa nung panahon ni Pildon. 6 billion worth yung nahuli at mga nauna pa dun na ganun din ang halaga. Ang tinira lang yung maliliit. Kaya peke lang yung war on drugs.
pangilang tao lang, daming collateral damage, 30,000, nawala sa kill. Totoo yan, Federico Manda. Kawawan tao, no? Walang kwenta sa kanilang buhay, eh. Oo. Kaya nga, sabi ko, sana itong dating 2024 na to, huwag maging madugo, eh. Oo. Ayan na, oh. Tingnan nyo, oh. Sa halip na magpakumbaba, sinuro lalo yung kongreso. Oo. Pinawalan nyo, eh. O, yan. May kasalanan yan. Ayun nga, pero yun nga, sabi nung isang kapitan na PM Mayor, ha? Batch 1983, subukan ninyong galawin si Digong, si Sara, at ang SMNI. Makikita nyo ang hinahanap nyo. Administrasyon na to. Kinawa Japan, patay tayo dyan. Dasal talaga ang magagawa na lang natin dito sa mga to. Oo. Talagang by hook or by crook. Sabi nga ni Trillanes, eh, siguradong mangyayari ang mangyayari. Maski sinabi rin ni ano, Ronald Llamas. O, di ba? Yun din ang ano ko, eh. Hindi papahuling buhay yan. Si Digong, si Bato, lalaki. 358 yung high power firearms niya. O, pinalisensya pa. Ano yung aanin niya yung kundi pang laban, di ba? O, isip, konting isip. Ladies Anita, shout out. Sir Roque, Merry Christmas po. Naway sumain niyo po. Sumayin nyo ni loving wife mo po ang presensya ng mahal nating Nuestra Padre Jesus. Oo. At patuloy nawa kayong biyayaan ng ating mahal na Panginoon. Dalangin ko po para sa loving wife ang kagalingan niya ay naway laging sumayin yung loving wife. In Jesus name, amen po. Salamat ladies Anita, salamat. Salamat sa mga prayers nyo, no. Ladies Anita ulit, oh. Ay, pinaabot po nung asawa ko sa mga nagpapasko po sa amin, eh. Maraming salamat po. Oo. Ladies Anita ulit, oh. Sir Roque, hindi totoo yan. Nagdroga si PBBM. Politika lang yan. At ang maniniwala dyan sa drugs na sinasabi ni Digong nyo ay para sa mangmang lamang. Gising na tayo sa kamangmangan. Sabihin nyo yan sa Marino, wag sa amin. Mismo si Digong nga, drug leader, hindi muna kami maloloko. Baloni mo, Digong nyo, lul. Ang anak mo, saan niya dinala ang confidential pan? Yan dapat ang sagutin mo. Ikaw, Digong nyo, ano ba ang ginawa mo? Ang inilubog mo sa utang, ang Pilipinas, tigilan mo kami. Mainit ang ulo ni Ladies Anita. Elena Lebron, shout out, Merry Christmas and to your entire family. Lahat ang mga grupo ni Digong, pulos mga gago, gunggong, demonyo, satanas, mga mukhang pera at isa pa yung general bakla, ano? Baklang general Miling. General Miling sa sakong hari. General Miling sa sakong arena, hoy. Huwag niyo kaming takutin. Magharap-harap tayo, walang hiya. Walang hiya kang General Miling na sakong harina. Lumayos kayo sa aming bayan, Pilipinas. Ang lahat ng mga kamag-anak mo, putres, kang General Miling. Hindi siya General, ano siya eh, yung nagsasalita? Ano siya eh, Kapitan. 1983 batch daw ng PM Mayor. Punta kayo sa Bermuda Triangle, maglaho kayong lahat. Mga kampon ni Satanas, parang bula. Rest in peace from USA, California. Welcome to the club, Elena Lebron. Ladies Anita ulit, oh. Sir Roque, parang tanga ang pinagsasabihin niyang Digong nyo. Sana sa susunod na putuhan, huwag nang iboto ang Duterte, Praning at Marcos. Huwag masilaw sa ibibigay nila na pabuya na pera. Ang isipin ang matagalang kinabukasan, ang malinis na track record, ang iboto natin, magkaroon na lahat ng aral sa mga nagdaang mga presidente. Gising mga kababayan, sa katotohanan,
Gising mga kabayan sa katotohanan. Tama na ang kamangmangan po. Happy, blessed, Merry Christmas sa ating lahat. Feel the spirit, love, joy, peace ng ating mahal na Panginoong Jesus. Ewan ko ba, ladies Anita, kung nangyayari talaga eh. Maski si Atty. Enzo, nagtatanong na rin kung ano ba na nangyayari sa Pilipinas, di ba? Ladies Anita ulit oh. Sir Roque. Sir Roque and your loving wife and sa mga anak mo po. Ingat kayo po, lalo na yung inyong kalusugan po. God bless po palagi. God bless, ladies Anita. Ferdinand San Juan, shout out. Ha? Merry Christmas po, Roque, at sa inyong pamilya. Panahon lang yan. Talagang ang politika, mabigat yan. Wala kang maitatagong lihim. Maganda man o kapintasan na paninira. Kapag pinasok mo ang politika, kailangan matibay ang dibdib mo. Ganyan ang laban sa politika. No permanent friends, no permanent enemies. Kung saan matibay o malakas, doon ka siyempre kakampi. Ganyan ang lakaran sa politika dito sa Pilipinas. Pero ang dapat maging matalas ang isip ng bawat mamamayang Pilipino sa pagpili ng karapat-dapat ipuesto, iloklok o ihalal. Yung may magandang track record, mas mataas ang pinag-aralan, may pagmamahal sa bayan, at yun ang dapat suportahan. God bless po. Yun nga eh, kaso nga iba eh, ang sinusuportahan nila yung nagbibigay ng dami kasing mangmang, pwede na, ano ka ba? Ang dami pa, bukod sa mangmang, tanga pa. Ano na? Siguro, nakita nyo naman, di ba? 32 million, 31 million ang boto nito ng ano to, ano to? Ano bang ginawa ng mga nanalo na yan ng 31 million saka 32 million? Samantala si Bibi Leni saka si Pangilinan, oh. Ang tagal-tagal na senador, hindi pa natatalo, hindi pa nakakatikim ng talo. Oh. Si Kiko, hindi pa natalo. Oh. Natalo ni Sarah, bakit? Ha? Ano bang ginawa ni Sarah para talunin niya si Kiko? O, di ba ganun eh? Ano bang ginawa ni Marcos para talunin niya si BP Leni? O, di ba? Anong meron sila na wala kay Kiko at saka kay BP Leni? O, mas maraming meron si Kiko at BP Leni na wala sa kanila. Ganun kasimple. Di ba? Pero, ganun nangyari. Eto na naman tayo, 2025. Ha? Wala pa yatang napipiling makina kung ano gagamitin sa kalokohan, sa kalokohan, sa eleksyon. Ay nako Lord, patay tayo dyan. Ewan. Rodelia Alfilor, Alfilor, maligayang Pasko po sir. Stay healthy, safe and God bless. God bless Rodelia. Rodelia ulit oh. Kabaliktaran lahat yung mga sinasabi ni Digong nyo, sir. Galit sila dahil talunan lahat mga DDS ngayon. Kaya nang gagalaiti sila ngayon kay BBM. Matatapos na kasamaan nila sa gobyerno nato. Tama po kayo, Sir Rox. Dapat habang maaga, oo. Gumalaw si His Excellency. Kung hindi, wala. Ayan o. Oo. Yan ba ang takot maribok ang kanilang prangkisa sa SMNI? Hindi. Di ba? Yan yung mga alagad ni Kimbuloy. O, tignan mo. Tatapang nila. Sinabon pa yung mga kongresista. Di ba? Oo. Live yan. Halos live yan. Ngayon yan. Ngayon araw na ito yan. Oo. Rodelia Alpilor ulit o. Lahat ng mga lumalabas sa bibig nila, sila mismo ang gumagawa. Mga mamamatay tao, gago ka talaga, ikaw ang puno na utak mo sa droga. Ay nako. Tonic. Shout out Tonic. Merry Christmas Karox. God bless you. God bless Tonic. Debrado Ludovico, shout out ah. Maligayang Pasko po, Karoke. And to all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless. Stay safe and healthy. Hoy, Marlico, maniniwala ako sa mga sinasabi mo. Kung si Tandang Butay ang babanatan mo, babanatan mo rin po eh. Kung naman, bakit babanat eh? Baka
Trolls na nga siya ni Dutae ngayon. Eh, Dutae. Dati pinagkaano niya si Bongbong. O ngayon, ayan. Diyos ko, mga taong ito. Hindi kaya nahihiya to. Onofre Jara, shout out. Malakas. Malakas na ang tagas niya si Gunggung na yan. Pag magsalita, akala mo kung sino, eh, bangungot ka ng kasaysayan ng ating bansa. Totoo yan. Bangungot. Totoo. Tama sabi mo, Onofre. Bangungot talaga yan. Hindi ko, bangungot yan. Ewan ko ba? Aki Ramirez ulit o. Done watching po. Isang masaya at mahimbing na tulog po sa inyo, sabi niya. Julito Rubilos, shout out. Merry Christmas, bros. Bro Rox. Merry Christmas, Julito Rubilos. Ted, shout out, Ted. Karoke, Merry Christmas po sa inyo at sa buong mong pamilya. Dadnan po sana kayo ng masagana at manigong bagong taon. Ganon din sa ating mga ka-warriors. Merry Christmas, Ted. Ted ulit, oh. Karoke, ipinalalangin ko, pinapanalangin ko na lang na sana itong mga darating na taon ay pahintulutan ng ating kapangyarihan ng ating mga pangyarihan Diyos na gawing matagumpay ang investigasyon ng ICC at mapanagot ang dapat mapanagot sa kanilang karumaldumal na krimen at pag-ingatan sana ang mga investigador ng ICC sa masamang iniisip ng kung sinong ipanalangin po natin mabuhay ang ating bansa. Amen. Ted ulit, oh. Akala siguro ng mga pulis na rumisponde sa bahay ni Ronaldo Valdez ay babayaran sila ng YouTube or Facebook na ipagkalat nila sa media ang larawan ni Ronaldo Valdez habang may hawak na baril at tama ng bala sa ulo. Nangangarap din siguro ang pulis na nagpost na larawan ni Ronaldo Valdez na maka 100,000 subscriber tulad ni Atty. Enzo, pero ang nangyari, sinibak sila sa pwesto o dinakita nyo mga bugok. Totoo. Eh si Atty. Enzo matagal la. Matagal din. Oo. Ako di ko na pinapangarap yan. 100. Hindi na. Yun lang, nagkasama-sama tayo. Okay na sa akin. Oo. Share nyo to. Yung mga vlog natin o yung mga collab natin. O diba? Oo. Basta meron tayong isang collab kada araw. Di okay na. Diba mga boss? Carlito San Juan, shout out. Welcome to the club, Carlito San Juan. Eh, ikaw, Dutae. Ano ang ginawa mo nung presidente ka? Gumanda ba? O umayos ang buhay ng mga Pilipino? Sa laki ng inutang ng walang yang Dutae na to. Galit. Kung nga ba dyan, kung ang ginawa niya. Wala naman ako naki... Wala eh. Yun, ang nasihat talaga, yan, kay Digong, yung mga pulis, tinaas niya yung sweldo, di ba? Oh. Tapos meron siyang quota na pag nakapatay kayo ng sa inaakala ninyong drug pusher o drug addict, eh may premyo kayo. Ay Lord. Elaine Mercado, shout out. Merry Christmas to you and your family. May you have more blessings. Salamat Elaine Mercado. Friend Sherwin Sapeda, shout out. Christy Ansen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend, ha. Merry Christmas ulit at salamat ulit, friend Sherwin talaga, ha. Sabi niya, maligayang Pasko po. Maligayang Pasko pong muli, pagbati ng inyong ng impong basyang Tintia Deli. Sa iyo po, Sir Rox, at sa lahat po ng mga kalupon sa Rocky Warriors the Great. Sir Rox, kailan pa kaya itong aking inkong eh mananahimik na lang? Ang kanyang katawang lupa eh, at titigil na sa pagkuda. Ewan ko. Nakakaumay na po kasi. Tapos ginagatungan pa ng mga kanyang mga alagad na sobra ang pagkasipsip at pagdakila po sa kanya. Alam mo, Tia Delica, ha? Hindi tanga si Bigong. O, alam niya, kaya ganyan sila. Yan sila Harry Roque, yung mga na sila Kibulog na yan. Nabigyan kayo, nawisikan ko kayo, ha? Kaya talagang nga, eh, tignan mo si Harry Roque, o diba? O, ngakak na ngakak, galit na galit siya dyan. Biglang ginawa siyang spokesperson.
Kaya si Attorney Luke Espiritu talagang pinahiya siya. Pero yun nga, pagka naging ano ka, Duterte, kailangan itapon mo yung hiya, mga boss. Pag naging ano ka, kampon ka ni Duterte, dapat wala ka ng hiya. Totoo yan. Oo. Hindi ka pwedeng maging kampon ni Duterte at ka ni Kibulog kung meron kang hiya. Yun lang totoo nun. Sa totoo lang. Pag may hiya ka, out ka. Oo, diba? Taposin natin ito. Talaga naman pong bawat buka ng malaburak niyang bunganga, eh mapapa Jesus Mario Joseph ka po talaga, Sir Hobbs. Nasa kanya na nga pong lahat, di ba? Mamamatay tao, magnanakaw, nagmumura sa Diyos, manyakol, wala ka na pong hahanapin, Sir Hobbs. Wala na, lahat ng kahayupan na sa kanya. Alagad pa ng mga ching-ching po eh. Ano pa po misyon, ano pa bang misyon ang di pa niya natutupad at gusto niya pa sa buhay niya po na nasa balag na po ng alanganin? Ay, siguro, Tia Delica, gusto niya munang bago siya pumanaw ay maging Speaker of the House. Papalitan daw niya si Martin Romualdez, anak ng kamote. Ano ba? At ayaw niya po talagang manahimik. Sa padamihan naman po ng mga baril, ba eh, maluluma po talaga ang buong batalyon ng napasugod po sa gera. Nasa kanya na po lahat. Mga Alipores, nakapit po sa kanya dahil takot na magurgur pag kinalaban siya. Pobusal po ng salapi sa bunganga para maging Howie Boys na haharang po sa kukontra po sa kanya. Ay nako naman, Ingkong, tapos na at natupad mo ang lahat ng pagiging kontrabida mong papel sa mundo. Hindi pa nga siya nagiging Speaker of the House. Kung ako po sa inyo, Ingkong, makikipaglaro na lang po ako ng pitikbulag dyan sa mga katropa mo at mga alagad mong Howie Boys. Butiki, Butanding, Tupaksyo, Kibulok at sari-saring mga species ng mga buhaya at mga pinakamatinik sa lahat. Si Boy Bigote na di ka na raw iiwan. Pwe, Kinam, sarap mo talagang paghambalusin ng chinelas, mga buisit. Impong ba siyang signing off muna po? At di ko na po talaga kinakaya kirot ng buisit na rayuma dahil sa mga halimaw na indoropot na to. Sa inyo pong lahat, tunay pong nagmamahal. Kailan po di susuko sa pag-hello kay Sister Grace? Ay, nako, friend. Ewan ko dyan sa... Ewan ko, parang sa impyerno tupunta talaga yan. Hype na babae niyan. Ito po ang asumot at super kulit ninyong Tia Deli. Ingat po palagi, Sir Rox. Gabay po ni Lord. Sumayin niyo po palagi saan ka man po pupunta. God bless po, Sir Rox. Habaan mo po. Sana palagi sa pasensya sa makulit mong Tia Deli. May sipa pa. Ay, ako. Ay, Tia Deli. Hindi kita makakalimutan, totoo yan. Al Ulalia, shout out ha. Sabi niya, ang matrix ng narcolis ang ginamit ni Duterte bilang sidewar para matakot at mapasunod niya halos lahat ng matataas na opisyal sa hanay ng gobyerno. Dahil si Duterte Taning ay isang likas na masamang tao, marami siyang napaniwala at naimpluensyahan, kaya nagawa niyang mapagwatak-watak ang mga kababayan natin. Magandang araw, Sir Rox at mga kawaryo. Sana'y naging masaya at mapayapa ang Pasko natin. God bless us all. God bless, Al Ulalia. Ganun kagaling si Digong, Al Ulalia, eh, di ba? Pero ang galing mo, ha? Alam mo rin, ha? User, sabi ni User, good evening, Karox. Sana sa susunod na taon ay maging matalino ang mga Pilipino, lalo na pagpili ng kandidato. Huwag nang magpabudol, track record at tingnan ng mga kandidato. Karaoke, may kumakalat na internet na nakaratay daw sa St. Luke si Kalida at Rimulya. Kung totoo po ito ay nagsisimula na pong maningil ang tadhana ayon kay Kapersi Lapid.
sana hindi arte. Yun lang masasabi ko doon, user. Sana hindi lang arte, ha? Elizabeth Iscario, shout out, ha? Good morning, Xerox. Ay, nako. Itong si Digong, akala mo kung sinong matino magsalita, numero unong kademonyohan lang ginagawa sa bansa, sa ating bansa. May sayad na ata itong tao na to, sir. Nanggigigil ako sa boses, sa boses pa lang nito. Ay nakakainit ng ulo. Hay, kailan kaya mawawala itong mga Duterte sa ating bansa? Ito lang ang wish ko, Sir Rox. Parehas tayo ng wish. Ha? Lilia Lacambra. Welcome to the club, Lilia. Utak dilaw ka pala. Puta ito. Buisit na to. Kanang magko-comment dito, Lilia. Nabasa-basa ko itong chonggo na to. Hanggang ngayon ba naman, dilaw ka pa rin ng dilaw? Bawal ang tanga rito, Lilia. Lilia Kalamba, kakambrangga. Ayaw ko kung anong buwis mo. Kaya pala, ang pangit ng ano, itong animal na itong babae ito. Elizabeth Iscario. Buti hindi ka napapansin nung ano, mamaya buburay na kita, ha? Hindi ka napansin ng mga ka-warriors. Kung hindi, binugbog ganyan eh. Elizabeth Iscario ulit. Sir Rox, dagdag comment ko pa po dito sa mga supporter ni Digong na yan sa SMNI. Di ba sila marunong mag-isip man lang o talagang walang isip? At sunsururan sila sa mga fake news. Nito ang mga red tagging sa mga taong di naniniwala sa inyo. Kabuangang utak. Ay, oo nga pala. Mga wala nga pala silang utak. Buwis itong Lilia nito. Huwag ka na magko-comment dito, hindi ka mababasa, baliw. Bawal ang baliw. Nakakainit ang ulo, kaya ayaw ko mag-live eh. Oo. Stickwar Legacy, oh, shout out, sabi niya. Kung ganyan ang ugali ng tatay ko, naku, aalis na ako sa Earth. Marilu Pabianak, shout out, ah. Good morning po, tay. Nawa nga po eh mag-enjoy na lang si ex-president sa buhay niya bilang retired na politics. Ang gulo ng sitwasyon, pero yung pagsasabi nila about sa coke issue nang nakaupo too late. Too late na nga po eh, bahagi sila lahat ng kinasadlakan ng bansang natin. God bless po tayo sa ating lahat. Keep safe. Lord bless our country, the Philippines. Yun lang talaga yun. No? Miguel Soriano, shout out. Welcome to the club. Sabi niya, huwag kayong maniwala kay Marlica. Pinapasikat at pinapayaman nyo si Marlica. Ikaw, Marlica, nilalason mo ang isip ng tao, kawawa ang mga tagasunod mo, napapahamak. Totoo, ha? Niwala pa sana tayo dyan kung hindi si Digong ang bugak din niya si Mahalika. Christian Chengnak, shout out, ha? Kahit po di isama sa narcolist si ni Digong si Extra nung Iwi Marcos noon, eh, obvious naman po palagi na halata na nasinghot si Marcos. Eh, same lang naman silang adik, Tyrox. Dugong Marcos, same adik. At same drug lord. Hangalin nila mga sarili nila. Totoo. A pleasant evening po, Tyrox. And to all the viewers na matino ang kaisipan, sabi niya. Christian Cheng ulit, oh. Maigi na po tayo at itinigil niyo na pagpiplay ng bunganga ng mga among Duterpaning at Maharlika Loka-Loka. Itatay Roque, paano po yung dinirektahing pangalan ni Digong noong ecstasy? Eh, makajaming sila sa hit-hit session. Daming nga pong tawa ng dalawang yan habang nagsisession eh. Nag-aapiran pa. Christian Cheng ulit, itong si Dugong, pag nagngangata, kala mo totoong at kapanipaniwala, katulad po na sinabi ko dati, if wala sa sarili, isip at di kilala si Duterpaning,
mapapaniwala niya talaga. I-convincing pero po ako, never ever my dead body na nagpauto at nagpabudol sa Satanas na terpaling na yan. Isama ko na si Ecstasy Extra nung ngayon, Marcos, na isa pang mambubudol. Ako talaga hindi ko pinag, ano, hindi ko binoto mo ngayon. Totoo. Christian Cheng ulit, oh. Ang, at pangwakas po, tay, talagang di sasantuhin ni Dieter Panning and propagandist niya kahit Christmas. Kasi po, di ba, suportado ng Iglesia ni Cristo si Dugong, eh ang Iglesia ni Cristo po, bagay naman naniniwala sa ipinanganak si Jesus, si Jesus Christ, at di sila nagse-celebrate ng Christmas. Bye now po, Tatay Rox. Ingat po, salamat. Ay, nako. Wala raw kasi, sabi ng Iglesia, wala raw kasi sa Biblia na ipinanganak si Jesus ng December 25. Kaya sa Iglesia ni Cristo, araw-araw ay Pasko. Yun yun. Shout out, friend Amy Wingson. Dolor Gracia, bilin na magtangob. Shout out sa inyo, mga boss. Adorasyon di Maranan. Bilin, ah. Mirna Regalado, shout out sa inyo. Eman Escalona, nak, shout out, ah. Boyong Kong Balong, shout out. Jural Jelly, Rohan Jelly, shout out sa inyo sa Canada. Mission accomplished po, mga boss. Brother Eli Asistio, shout out. Nakapag-collab na naman po tayo. Magbibigay pa ba kayo ng komento? Kung anong nangyayari dito sa SMM nito, kung anong sa tingin ninyo. Ako sa tingin ko walang pag-asa eh. Basta yun yung sabi ko. Pag hindi na ipasara sa klase ng galawa, pag hindi na revoke ang prangkisa ng SMNI, mag-iiba na po ako ng content. Totoo po yan. Mag-iiba na po ako ng content. Gahanap na po ako ng ibang content. Kasi oh, parang pag hindi na iparevoke sa ginagawa pa nitong mga kampo ni Kibuloy, ah, at hindi pa na-revoke ang prangkisa ng SMNI, Digong is in power. God bless. Merry Christmas po ulit.